at Batanggen yung Facebook sensation, kilalanin. Words can bring me down. Mga video na isang Batanggen yung patok sa mga Facebook users. Tutukan sa pagbabalik ng TV Patrol Southern Tagalog. Napunari Batangas at Diyos Apoko sa mga pangalang yan tanyag si Francis Suwayan. Isang Batanggen yung patok na patok sa Facebook dahil sa mga nakakatawa niya mga video posts. Kilalang natin siya sa pagpapatrol ni Aya Parole. Ewan ko, nagulat sila nung sinabi kong ang ganda-ganda ko. Parang hindi sila maniwala kasi nag-video ako na ang ganda-ganda ko. Sa caption ng post si Francis Suwayan alias Diyos Apoko ng Lemery Batangas sa kanyang Facebook account ito lamang June 12, wala lamang daw siyang bagawa, kaya niya binuo ang video. Ang ganda ko. Bakit ang ganda-ganda ko? Dito, pinuri niya ang sarili niyang kagandahan at hinalintulad pa ang sarili sa idolong si Ann Curtis. Ann Curtis! Nag-video lang ako na kinukulot ko yung sarili ko. Sabi ko, ang ganda-ganda ko. Bakit ang ganda ko? Ang ganda ko. Naiinis na ako. Ang ganda-ganda ko. Tapos biglang kumalat. Ayun, hindi sila makapaniwala ang ganda-ganda ko sa sarili ko. Eh, nagjo-joke lang naman ako. No? Ang iba ang daming nagalit. Ang iba naman natuwa. Ganda! Hindi niya akalain na ang halos 2 minutong video na ito na pala ang magiging susi ng kanyang kasikatan sa Facebook. Katunayan, may fanpage na nga siya na may mahigit 34,000 likers. Dati nalalagpas talaga kumakapit na sila sa akin. Nahuli ni Francis ang kiliti ng mga Facebook users. Kaya naman, nasundan pa ng mga nakakaliw na videos ang kanyang mga posts. Madami to yung niyugan eh. Ang ganda-ganda ko, tapos sino sila para ligawan isang Diyos ang katulad ko. Bawat video post, trending at tumatabo ng libu-libong likes at share. Self-proclaimed din siyang Ann Curtis ng Lemery Batangas. Lalo na nang mapansin at i-repost mismong ni Ann Curtis ang picture niya habang hawak ang magazine kung saan cover girl ang Jezebel actress. Puntaan pa natin ang niyugas. Nagtatrabaho bilang graphic artist sa Maynila si Francis. Yung mga aso kasi sa tabi ko. Shit! Nakakagawa lang daw siya ng mga video kung kailan niya maisipan at kung kailan siya nai-inspire. Minsan ako'y tulog na, naramdaman ko parang may nagkakalampagan sa bubong. Yan pala nagsisleeping beauty na siya. Ay ako naman sigaw ng pababain ang aso. Ayun pala ay silang dalawa ng kanyang pinsan ang narausad sa itaas ang magawa ng kamakamahan. Tapos nakahiga, nakagown. Noon ko lang nakita siya sa video, pero hindi ko alam na yun ang pinagagawa niya doon sa itaas. Hi! Shit! Kabilang sa mga patok niyang video, ang pagkatakot niya sa mga alaga niyang aso. Inis na ako. Ayaw nilang umalis. Shit! Shit! Hey! Shit! Ayan, umalis sila. Sumikat din ang video niya ng pagre-reklamo niya kanyang amang ipakasal siya sa anak ng kumparing magniniyog. Bakit? Mukha kang kayuran. Ang mukha ng ari, mukhang kayuran ng niyog. Ito, ipapakasal niya daw. Nasaan na nga ba ngayon ang dapat sana'y mapapangasawa niya? Magkaswerte naman ang anak ng kumpari niya. Labasta ka ng niyog. Kaya wala akong maipakita. Pasensya na po sa mga taong naghahanap, nabagsahan po ng niyo. At kagad naman ata siyang nakahanap ng kapalit. Hello, hey, Manyo at Balbalita. Ito lang po ang tadhana, ang inyong itinadhana. Ako po ang tunay ninyong tadhana. Kaya hintayin niyo na lang ang pagpunta dyan. At baka kayo na po pumalit-alak ng magniniyo. Laking pasasalamat naman ni Francis sa mga sumusuporta sa pagpapatawa niya at sa patuloy na pagtangkilik sa kanyang mga pinupost sa Facebook. Hello po, Sir Paul Hernandez. Naku, napanaginipan ko po kayo kagabi. Pero po, nakatadhana sa akin. Kaya, naku, maghanda na po kayo ng 10 baboy, 2 bata. Aya Parole, ABS-CBN News.
kalayaan ang mga balitang aming nakalap sa pagpapatrol sa Southern Tagalog. Maraming salamat at magandang gabi.